sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Narito ang inyong tagapagbalita, Alex Galda at Mare Yang. Ngayon ay Miyerkules, 2 sa buwan ng Pebrero, taong 2022. Narito ang headline. Bago sa ilalim sa Alert Level 1 ng Metro Manila, pinag-aaralan na ng IATF. Omicron subvariant na tukoy sa mahigit 50 bansa ayon sa WHO. COVID-19 alert system sa bansa, hindi pa napapanahon. Traffic police report, 4 na suspect na nagpapakalat ng peking pera, arestado. Sa ibayong dagat, Indonesia nianig ng magnitude 6 talindol. Balitang pampalakasan, atleta ng bansa, handa ng sumabak sa 2022 Beijing Winter Olympics. Sa showbiz, sa trending na balita, Angeline Quinto excited na sa motherhood journey. Tama-tamaya ang latest sa Piso Contra Dolyar. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Alex Calda. Ako po ang inyong mare ng bayan, Mare Yao. Sa detalye, magsasagawa na ng assessment ng Interagency Task Force sa mga susunod na araw upang malaman kung maaari nang mailagay sa Alert Level 1 ang National Capital Region o ang Kalakhang Maynila. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, kanilang sisilipin ang mga datos bago sumapit ang February 16 na magsisilbing barometro para sa posibleng pagsasailalim sa Metro Manila sa mas mababang alert level. Ilan sa mga kailangang tigdanan niya para maideklara ang alert level 1 sa isang lugar ay dapat na bumaba ang total bed utilization rate sa 49%, makita ang patuloy na pagbaba ng 2-week growth rate at nasa below 1 ang daily attack rate. Hayag ng Interagency Task Force or IATF na mananatili ang probinsya ng Batanes sa alert level 2 hanggang sa 15 ng Pebrero. Sa ilalim ng panuntunan ng Alert Level 2, nasa 50% na kapasidad lamang ang papayagan sa indoor habang 70% naman sa outdoor. Sa kasalukuyan, wala pang ipinatutupad na granular lockdown kahit tumaas na aktibong kaso ng COVID-19 sa ibang mga bayan. Sinabi ni Basco Mayor Demetrius Paul Narag, nakabase ang pagdedeklara ng granular lockdown sa trend or datos ng COVID-19 cases at rekomendasyon ng health team at consultation sa mga barangay officials. Samantala, hanggang sa ngayon ay sarado pa din ang turismo ng probinsya simula magkaroon ng pandemya. Mahigit 200 COVID-19 patient na ang naka-admit sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. Ayon kay NMMC spokesperson Dr. Bernard Rocha, bumilis ang bilang ng mga kaso kung saan mula sa dating 7 hanggang 10 ay lumobo na ito sa 200. Karamihan niya sa mga tinatamaan ng sakit ay hindi pa bakunado. Kaugnay nito, nagdagdag ng ang NMMC ng mga kama para sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Sa 182 COVID-19 patients ang nasawi sa Cebu sa unang 29 na araw ng taon. Ayon kay Dr. Mary Jane Loreche, Chief Pathologist of the Department of Health Central Visayas, 75% ng mga pasyenteng nasawi ay hindi pa nabakunahan laban sa virus. Gayunman, sinabi nito na ang nasabing bilang ay mas mababa kumpara sa bilang ng mga nasawi na magkaroon ng surge dahil sa COVID-19 Delta variant noong August 2021. Hinimok naman ni Loreche ang publiko na huwag maliitin ang Omicron variant dahil mas nakakahawa ito kaysa sa Delta variant. Nakapagtala ang DOH ngayong araw ng 7,661 na kaso ng COVID-19. Samantala, na-detect sa 57 bansa ang sub-variant ng Omicron. Ayon sa World Health Organization, mabilis na naging dominanteng variant sa buong mundo ang Omicron mula nang matukoy ito sa Southern Africa.
Sinabi pa ng WHO nang nasabing variant ang bumubuo sa mahigit 93% ng lahat ng coronavirus specimens na nakolekta sa nakalipas na buwan, kabilang ang ilang sublineage na BA.1, BA.1.1, BA.2 at BA.3. Ayon sa United Nations Health Agency, kakaunti pa lamang ang impormasyon ngil sa pagkakaiba ng sub-variants ng Omicron. Walang nagpositibo sa isinagawang random antigen testing sa apat na rail lines. Base sa datos ng Department of Transportation or DOTR, walang nagpositibo sa mga pasahero ng LRT 1, LRT 2, MRT 3 at PNR na voluntaryong nagpa-antigen test. Ito ay matapos sumalang ang 123 pasahero sa random antigen testing kung saan nagnegatibo lahat ito sa COVID-19. Isinagawa ito noong January 31 para maiwasan ang hawahan sa COVID-19. Maituturing na zero positivity sa random antigen testing sa mga nabanggit na rail lines. Pa napapanahon na tanggalin ang COVID-19 alert level system sa bansa. Ayon kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, kahit mataas ang vaccination rate sa Metro Manila, kailangan pa rin paigtingin ang pagbabakuna sa iba pang mga rehiyon. Anya, hindi pa rin batid ng bansa kung magkakaroon ng mga bagong variant ng COVID-19 na maaaring mag-trigger ng panibagong surge. Sinabi pa ni Nograles na mas dapat talakayin ngayon kung kailan magiging handa ang bansa na mailagay sa alert level 1. Hayag ng Department of Health na mandatory ang pagre-report ng mga nagpo-positibo sa self-administered COVID-19 antigen test. Nakasaad sa Department Memorandum Number 2022-0033 ng DOH na lahat ng individual na nagpositibo ay kailangang i-report sa Barangay Health Emergency Response Team o one birth or healthcare provider. Itatala ng healthcare providers ang COVID case sa loob ng 24 oras at isusumite naman sa local epidemiology at surveillance unit. Bukod dito, dapat ding magkaroon ng sariling reporting system ang lokal na pamahalaan at telemedicine providers na accredited ng DOH. Nagpaalala naman ang DOH sa tamang pagtatapon ng self-administered test kits para masigurong maayos itong naitapos. Department of Health piniyaga ng face-to-face classes sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Aya? Piniyaga na ng Department of Health o DOH na magsagawa ng face-to-face classes sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2. Pero depende pa rin ito sa pag-uusap ng Department of Education at local government units kung magpapatuloy o makapagpapatuloy ng face-to-face classes. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, kailangan lamang makipag-usap ang DepEd sa tukoy na LGU upang makapagpatuloy ng kanilang face-to-face classes. Dapat niya andyan yung LGU commitment para ma-assess din kung tama na magbukas ng klase sa kanilang lugar. Inulit din ni Bergere na may mga kondisyon para makapag face-to-face classes. Una ay ang LGU commitment at LGU approval. Pangalawa, kung may kakayanan na nga ba ang eskwelahan na magsimula ng face-to-face at kung nakasunod sa standard. At higit sa lahat ay ang pagbabakuna sa mga kabataan. Inikayat ng DOH ang mga magulang at LGU na mabakunahan ang mga kabataan sakaling magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng kaso at may pagpatuloy na rin ang pag-aaral ng mga kabataan sa kanikadilang eskwelahan. Sa Patrol No. 5 ay upang ko nagulat, siyempre matatag ng lakas ni WIC. At Aya Yupanco. Handa na ang Bureau of Immigration sa pagdating ng mga dayuhan kasunod ng desisyon ng gobyerno na magbukas sa mga turista simula February 10. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, sapat ang kanilang manpower sakaling lumobo ang bilang ng mga pasahero sa mga paliparan. Anya, karamihan sa mga tauhan ng BI na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA na tinamaan ng virus o naka-isolate ay nakabalik na sa trabaho. Sinabi pa ni Attorney Carlos Capulong, BI Port Operations Chief, na pansamantala rin silang kumuha ng mga personnel
mula sa iba't ibang opisina ng BI upang tumulong sa mga frontliner sakaling kakailanganin ng mga ito. Magtungo tayo sa palasyo ng Malacañang. Palasyo, wala pang nakikitang dahilan para komentuhan ang rekomendasyong kasuhan sina Health Secretary Francisco Duque at dalawa pang dating opisyal ng Department of Budget and Management. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelanyo. Jopel? Linigang din ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na hindi pa siya makapagbibigay ng anumang komento sa isang bagay na hindi pa naman aniya opisyal. Ginawa ni Nograles ang payag kasunod ng rekomendasyon na masampahan ng criminal and administrative cases sina Health Secretary Francisco Duque III at dalawang dating opisyal ng Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM bunsod ng questionable umanong kasunduang pinasok nila sa Parmalee Pharmaceutical Corporation. Paliwanag ng claim, initial report pa lamang kasi ang mga ito at hindi pa aniya maituturing na official report. Mahirap aniyang magbigay ng anumang payag ukol dito dahil hindi pa ina-adapt ng komite ang rekomendasyon at wala pa rin aniyang natatanggap na opisyal na kopya ang Malacañang. Sa katunayan, ani Nograles, mga media reports lamang ang naging basehan ng naturang rekomendasyon. Pero magkagayunman, hihintayin pa rin aniya nila ang adapted report ng komite. Muli namang binigyan din ni Nograles ang paninindigan ni Pangulong Duterte na hindi puprotektahan ng ehekutibo ang sino mang mapatutunayang dawit sa anomalya. Ito sa Patron, Tim Chopel Pelenyo nag-uulat para sa Himpilang May Tonong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Patrol 17. Magtungo tayo kay Patrol Number 45, Raul Esperas. Bakuna para sa mga menor de edad, paparating bukas. Patrol 45, Raul, come in. Pinumpirma na darating na ang bakuna para sa mga minor de edad. Sang-ayon sa Department of Health at sa Manila International Airport Authority, nakipag-ugnay na ang Department of Health sa MIAA, gindin sa Bureau of Customs, para sa inaasahang darating na bakuna para sa mga kabataan o sa mga minor de edad. Magugunitan na inilunsad ng pamahalaan ang vaccination program para sa mga minor de edad at sa kauna-unahang pagkakataon ay darating na ang bakuna para sa mga minors at ito ang inaasahan na darating sa araw ng bukas sa Paliparan. Gayunpaman, patuloy na inaalam ang final flight details ng pagdating ng bakuna, subalit tinitiyak ng DOH na ito ay magpapatuloy hanggang sa mabakunahan na ang lahat ng mga minor de edad sa buong bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nag-uusang pirma ito ng lakas, DWIC. Malaking nga itinaas sa presyo ng fertilizer at farm input, tinawag na agriculture crisis. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Beno. Sally? Naalarma na si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa patuloy na pagtaas ng presyo ng agricultural inputs, particular sa presyo ng pataba na halos naging triple sa loob lang ng 18 buwan. Ayon kay Senator Zubiri, ito na ang pinakamalalang senaryo na kinasadlakan ng ating mga magsasaka, lalo na ang mga nasa sugar industry sector at maituturing ito na agriculture crisis. Giit na senador noong pang-Oktubre na nakalipas na taon niya, ipinarating sa Department of Agriculture ang reklamo ng mga magsasaka sa skyrocketing price ng pataba. Kaya noon anyang aprubahan ng budget ng DA para ngayong taon, naglagay sila ng kulapilya na dapat magsumiti ang DA ng plano paano tutugunan at aaksyonan ang napakataas na presyo ng fertilizer at ano ang konkretong hakbang na kanilang gagawin para matiyak na magkakaroon ng cap sa presyo ng pataba. Umaasa si Zubiri na magtutulungan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry para matugunan ang problema. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa Himpilang May Tonong Lakas sa DWIZ. Oras, alas 4.15. Iba pang mga balita sa aming pagbabalik. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide.
Magandang hapon, Pilipinas. Kami pa rin ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Alex Calda. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Watch natin si Tina Nolasco, Patrol 11, Bayan Muna. Kinatigan ang pag-aproba ng komite sa People's Mining Bill. Patrol 11, Tina, come in. Senator Juan, House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Carlos Isagani Sarate, ang pag-aproba ng House Committee on Natural Resources sa House Bill 254 o ang Philippine Mineral Resources Act o mas kilala bilang People's Mining Bill. Ani Sarate, isa itong hakbang sa tamang direksyon sa pagprotekta sa kapaligiran, lalo na't inalis ang open pit mining ban ng administrasyon. Ayon naman kay Bayan Muna Representative Eufemia Culiamat, ito na anya ang babago sa kasalukuyang orientasyon ng pagmimina na extractive at export-oriented dahil sa kasalukuyan walang teknolohiya ang bansa para iproseso ang mga mineral at hindi ang mamamayang Pilipino ang nakikinabang. Dagdag naman ni Zarate, tiyak na ikatutuwaan niya ni dating DENR Secretary Gina Lopez ang pag-aproba rito dahil isa ito sa tagapagtaguyod ng Environmentally Sensitive Mining Bill. Panawagan ng grupo, sana anila ituluyan itong maisabatas para maipatupad ang isang sustainableng paraan ng pagmimina na mas makikinabang ang ekonomiya ng Pilipinas nang hindi nasisira ang kalikasan. Ito si Patrol 11, Tina Rolasco, nag-uulat para sa Hindi Lang May Totong Lakas, DWIC. Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang energy officials dapat daw na magbitiw sa pwesto at harapin ang mga kaso kaugnay sa issue ng pagbebenta ng shares sa Malampaya ayon sa isang senador. Report mula kay Patrol 19, Celly Ortega. Bueno, Celly? Pinagbibitiw ni Senator Win Gatchalian si Energy Secretary Alfonso Cusi at labing isa pang opisyal ng Department of Energy na nag-aproba ng bentahan ng Chevron sa Malampaya at UC Malampaya. Ito ang kay Gatchalian ay dahil dapat daw nilang harapin ang mga kasong kriminal at administratibo tulad ng graft, gross neglect of duty at grave misconduct. Giit ni Gatchalian matapos ang lahat na nangyari sa pag-aproba nila sa bentahan ng Chevron Malampaya at UC Malampaya ay hindi na anya mapagkakatiwalaan pa ng bayan ng Pilipino, sina Secretary Cusi, dahil hindi sila naging tapat sa pangangalaga ng kaisa-isang pinagkukunan ng bansa ng natural gas. Sa kanyang privilege speech ngayong hapon, ibinunyag ni Gatchalian ang mga paglabag sa batas ng mga official ng Department of Energy para lamang maaprubahan ang pagbibenta ng 45% participating interest sa Malampaya Gas Project na Chevron Malampaya LLC Philippines na kilala ngayon bilang UC 38 LLC sa UC Malampaya na isang indirect subsidiary ng Udena Corporation. Sa umpisaan niya ng pagsisiyasat ng Senado sa $565 million o higit 40 billion peso na halaga ng kasunduan, sinabi ng mga opisyal ng DOE na kailangang aprubahan muna ng gobyerno ang nasabing transaksyon alinsunod sa provision ng Presidential Decree number 87 at Department Circular. Ngunit binawi nila ito kalaunan matapos sa ilalim ang UC Malampaya sa financial evaluation kung saan lumabas na may negatibong $137.2 million o negatibong 6.9 billion working capital ang naturang kumpanya. Giit ni Gatchalian, dapat managot si Cusi at kanya mga subordinates sa paglabag sa mga sumusunod, gross neglect of duty at grave misconduct sa pag-aproba ng transaksyon at Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa pag-aproba sa paglipat ng 45% stake ng UC Malampaya sa Malampaya Gas Field kahit hindi kwalifikado ang kumpanya. Sakaling mapatunayan sila nagkasala, sinabi ni Gatchalian na maaari silang mapatalsik sa serbisyo, makulong na hindi bababa sa 6 na taon at 1 buwan o hanggang 15 taon at habang buhay na disqualification sa paninilbihan sa gobyerno. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega. Bueno, nagulat sa Hindi Lang Metodong Lakas sa DWIZ. Salamat, Patrol 19. Naipasa na ng Commission on Elections or COMELEC sa pangangalaga ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang source codes na gagamitin para sa automated election system. Sinaksihan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang nasabing aktibidad. Ayon kay COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, na layo nito na mapangalagaan ang integridad ng automated election system at matiyak sa publiko ang kredibilidad
tapat at malinis na halalan. Sinabi naman ni BSP Managing Director Rosabel Guerrero na tanging mga otorisadong tauhan ang maaaring makapagbukas ng vault na naglalaman ng flash drives para sa source code. Inihayag ni Partido Federal Senatorial Candidate Attorney Larry Gadon na walang saysay ang ginawang pahayag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon hinggil sa naantalang decision sa disqualification case ni presidential candidate at dating Senador Bongbong Marcos. Matatandang ginawa ni Guanzon ang kanyang premature disclosure ng kanyang boto at dissenting opinion sa disqualification case laban kay Marcos, kung saan sinabi ni Attorney Gadon na posibleng itong makagawa ng undue pressure at influence sa ibang commissioners. Iginit pa ni Gadon na hindi rin maituturing ng official decision at isang manong basura ang naging pahayag ni Guanzon. Anya, hindi na dapat ginagawang malaking issue ang pagsulat ng decision sa kaso ni Bongbong Marcos. Iwinistyon din ni Gadon ang kaso ng disqualification laban kaya Vice President Lenny Robredo for soliciting and accepting campaign funds from foreigners na hanggang sa ngayon ay wala pa ring decision. Samantalang isinara ang ilang branch ng Social Security System or SSS para sa pagsasagawa ng disinfection laban sa COVID-19. Base sa abiso ng SSS, bunsod ito ng ilang empleyadong dinapuan ng COVID-19 or di naman ay naging close contact sa mga nagpositibo. Humingi naman ng pangunawang ahensya sa mga miyembro at employers na maantala ang kanilang mga transaksyon. Samantala, hinikayat naman ng SSS ang kanilang mga miyembro, maging ang mga employers na online na lamang or sa online na lamang isagawa ang transaksyon sa pamamagitan ng my.sss portal at SSS mobile app. Tumaas ng 15 piso ang kada kilo ng manok sa Marikina Public Market sa loob lang ng 3 araw. Dahil dito, umakyat na ito sa 160 pesos kada kilo mula sa 145 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, mataas ang benta sa kanila ng mga supplier, kaya binawasan muna nila ang kanilang inaangkat na manok. Una na nga sinabi ng United Broiler Raisers Association na walang problema sa supply ng manok sa bansa. Isang lalaki ang pinugutan at natagpuang nakahandusay sa gitna ng kalsada sa barangay Tibag, Tarlac City. Kinilala ang biktimang si Vivencio Colipano, 45 anyos at suspect na si Romel Opalunario, 42 anyos na may problema umano sa pag-iisip. Ayon sa Tarlac City Police, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa na nauwi sa batuhan hanggang sa biglang kumuha ng tabak ang suspect at pinugutan ang biktima. Binitbit pa ni Apolinario ang pugot na ulo ng biktima at iniwan sa gitna ng kalsada. Agad binaril sa hita si Apolinario ng rumisponding pulis na tinangka rin siyang tagain. Isinugod naman ang suspect sa Tarlac Provincial Hospital at mahaharap sa kasong murder. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang 4 na suspect sa pagdai sa pagpapakalat ng mga peking pera sa Angeles City, Pampanga. Kinilala ni NBI Officer in Charge Director Eric Bistor ang mga suspect na sina Joylene Castro, Virgilio Yalong, Senya Andres at Marlene Lucero. Nakikipag-ugnayan niya ang NBI sa Payments and Currency Investigation Group, Office of the Assistant Governor, Payments and Currency Development Subsector ng Bangko Sentral ng Pilipinas at sa lokal na otoridad. Nagtungo sa isang money changer sina Yalong at Castro pero hindi pinalitan ng dala nilang dolyar dahil peke. At sa pagkakataong ito ay nilapitan na sila ng mga otoridad at inaresto. Nakumpiska mula sa kanila ang 78 peraso ng peking US dollar bill na may iba't ibang serial numbers. Matapos ituro ni na Castro at Yalong ang pinanggalingan ng mga peking dolyar ay agad na nagsagawa ng follow-up operations ang NBI hanggang sa matimbog sina Andres at Lucero sa Bamban, Tarlac. Naharap ang mga suspect sa kasong illegal possession and use of false treasury or banknotes. IZ Balita. Nationwide. Balita sa ibang bansa. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Kepulauan, Barat Daya, Indonesia.
Ayon sa European Mediterranean Seismological Center, may lalim itong 127 kilometers or 78.91 miles. Unang naiulat sa EMSC ang magnitude 6.4 na lindol sa nasabing lugar. Sa sports! Handa na na sumabak ang mga atleta ng bansa para sa 2022 Beijing Winter Olympics. Sabik na makipagsabayan ang nag-iisang pambato ng bansa na si Asa Miller. Ayon kay Philippine Chef Dimension to the Winter Games at National Golf Association of the Philippines official Bones Floro, matagal na itong naghahanda para sa naturang torneo. Nakatakdang sumali si Miller sa dalawang events at ito ay ang slalom at giant slalom. Tiwala si Floro na gagawin lahat ni Miller para makuha ang medalya sa torneo. Magsisimula ang Beijing Olympics sa Biyernes a 4 ng Pebrero. Sa entertainment, a trending news. Excited na ang singer at actress na si Angeline Quinto sa kanyang first baby. Ito'y kasunod ng sorpresang gender reveal party para kay Angeline na inorganize ng kaibigan nitong comedian host na si Vice Ganda. Ayon kay Angeline, handa na ito sa kanyang motherhood journey ngayong naibahagi na sa publiko na lalaki ang magiging panganay na anak nito. Nakatakda namang manganak si Angeline sa darating na Abril. At latest sa halaga ng piso, kontra dolyar. 51.04. At sumayon nyo isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide, may todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo, numero uno. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Alex Calda. At ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide.